Bago ang Darna ni Mars Travelo, may Varga. Bago si Valentina, may Prinsesa Negri. At bago bumida si Captain Barbell, nagkaroon muna ng Rick Benson na sinasabing machong alter ego ni Ravelo. Ilan lang ito sa makukulay na karakter na naimbento ni Ravelo bagong 1950s na ipinamalas sa Early Works Exhibit sa Art Corridor ng San Pablo, Laguna. Para siyang time capsule. Kasi ito yung hindi gaano nakikita ng public. So ito yung nagsistart pa lang siya. So ito yung, kumbaga yung, nung nag-experiment pa lang siya, yung stories. Ayon sa po ni Ravelo na si Maisha, ang mga kakaibang kwento at karakter na binigyan buhay ni Ravelo ay hango sa mga karanasan ng mga kariniwang Pilipino. Silaan niya ang kanyang nakasalamuha habang siya ay namimili noon ng bote at dyaryo mula Baclaran hanggang Tagaytay. Si Ipe at si Engot, this story about labor workers. Si Rita naman, may mga story siya about mga child abuse, yung mga ganon. So may nagtatakal siya ng social relevance. Si Gorio Tekla, minsan nagtatakal din ng domestic violence. Early works niya is mostly focused on Filipino culture. So his observations dun sa society. So hindi lang siya about comedy, hindi lang din siya about yung deeper Filipino essence. Naniniwala naman ang anak ni Mars Ravelo na si Rex na buhay pa rin sa puso at isip ng mga kababayan ang mga karakter kahit ilang dekada na ang nakalipas dahil may tatak ng pusong Pilipino ang bawat storya. Pag nagsulat siya ng stories, madaling makuha. Kasi dinaanan ko yan eh. Parang I can relate. So ganun halos lahat, if not all, gusto niya meron kang lesson na pupulutin after you read the story. Sinasalamin din ang mga tema ang kahirapang kinagisna ni Ravelo na dating palaboy at magbubuti, pero nangarap at nagtagumpay at binansagang King of Philippine Comics. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.